So, hello mga friends! Andito na naman ako, magbibigay ako ng mga tips sa inyo kung paano makabenta ng mabilis at kung paano makabenta na hindi kayo nalulugi. So, unang-una pa mga friends, pag nag-post kayo sa Facebook o sa Marketplace, ilagay nyo yung presyo ng binibenta nyo. Para yung mga tao hindi nagtatanong magkano yung presyo, tapos sasabihin nyo PM. Yun pa lang, naubos na yung isang minuto nyo na mag-reply mga friends. So, kailangan nilagay nyo na yung mga information ng binibenta nyo para bawas sa oras nyo sa pag-reply ng mga inquiries mga friends. Isa pang tips ko, ilagay nyo mga friends doon kung saan pipikapin. Hindi yung full detail ng address nyo. Kunwari yung city, para at least may idea sila kung gaano kalapit at kalayo yung pupuntahan nila para bumili lang yung mga paninda. Kasi kung sobrang layo naman, lugi rin naman sila. At saka isa pa, pag sobrang lapit, di mas madali silang makapunta sa inyo. So yun, ilagay nyo yung address, at least city and zip code kung nandito kayo sa Maryland mga friends. And pangalawa, kung ang presyo ng mga ganitong paninda sa market ay for example $3 per pound, hindi mo pwedeng taasan ng more than 50 cents at hindi mo rin pwedeng babaan ng more than 50 cents. Dapat at least pantay or mas mataas ka lang ng 10 or 20 cents or mas bababa ng 10 or 20 cents. Kasi kung masyado mong bababaan mga friends, malulugi ka naman, kung lalo na sa mga ganitong mga paninda na prutas. Marami rin mga sira kagaya nito. Papakita ko sa inyo. Dahil ito galing pa ng California, yung shipping malayo pa. So, may mga nakukuha tayong sobrang lambot, sira na sa box. Yan mga ganyan mga friends, may mga ganito na kalambot mga friends. So, kung bababaan mo, tignan niyan, daming natanggal. Kung bababaan mo yung presyo mo ng bonggang-bongga, malulugi ka. Siyempre mga friends, kung masyado mong bababaan naman yung paninda mo, hindi yung balance. Alam niyo ang dahilan kung bakit yung iba nawawala ng gana na magtinda na ulit dahil nalulugi sila. Kasi hindi nila alam kung paano patakbuhin o paikutin yung pagtitinda nila. So huwag mo masyadong bababaan, huwag mo din masyadong tataasan. So mga friends, pag nagtitinda kayo, dapat alam niyo yung presyo sa market para hindi kayo nalulugi, hindi masyadong mababa yung paninda niyo or hindi masyadong mataas yung paninda niyo mga friends. So ayan, tinatawa na naman tayo ni Brian. So mga friends, ito na yung mga sunod nating mga paninda o yung mga kakanin. Mayroon tayong putong special, mayroon din tayong putong puti, at mayroon tayong sapin-sapin. Kung sino yung mga gusto mag-order ng mga biko at mga kalamay, pwede rin tayong mag-accept ng order. So, tignan nyo mga friends. Kakanin naman tayo mga friends. Putong special with itlog na maalat and cheese. Yan. Yan mga friends. O ito mga friends, yung ating mga puto. Ayan, ang tinda natin pagkalahati diyan sa may itlog na maalat, ang tinda natin ay 20 ang kalahati. Ayan. Dito naman sa puti, plain lang, $15. Mayroon din tayong sapin-sapin. At ito naman yung party na slice. Naka-slice na siya mga friends. Pero one whole pa rin yan. Tapos ito. So yan ang ating mga puto mga friends. So, ito naman si Jude at si Kai na magpipick up din ng ano. Hello, mommy, daddy, daddy love, papa love. Ayan, si Jude, magpipick up siya ng mga puto, mga friends. At doon si Klati, ayan. Andun, nag-work si Klati. Andun siya, yung ang kanyang wife na nasa work. Ayan, mga kaibigan natin dito na customers din.